Okay, pag nilagay ko po yung lens ng mata, may cross po kayong makikita sa gitna. Pag natagpuan nyo na, sir, huwag na po kayong lumilingon sa iba. Pag natagpuan nyo na, sir, huwag na po kayong lumilingon sa iba. Pag nakita nyo na po siya, huwag nyo na pong pakawalan. Char! Hi viewers! Totoo na to. A few moments later. What's up viewers? So welcome sa aking vlog number 2. And ang vlog na to itatawagin nating a work, a day, and ito a day in my life at work. So dito sa vlog na to makikita nyo kung ano ba yung field of work ko, kung ano ba yung ginagawa ko sa work. I am currently working po as an ophthalmic technician sa Laser and Vision Center Premier Medical Center. So doon nag-angiogram ako ng mata, nag-x-ray ng mata, scan ng mata, visual field exam. Lahat yan makikita nyo mamaya pag nandun na tayo sa Laser and Vision Center later. Actually maganda nga na napagbigyan niya din akong mag-vlog sa clinic namin eh. Para at least di ba kung meron kayong mga iniintang sakit sa mata, problema sa mata, pero natatakot kayong magpakonsulta kasi nga pandemic, no need to worry guys because we really made sure na talagang lahat ng machines na ginagamit namin sa eye center, sa laser and vision center ay sobrang safe dahil talagang lagi namin siyang dinidisinfect. Actually, every patient nga eh, sa tuwing uupo kayo doon sa harap ng machine bago pa kayo maupo doon, talagang na-disinfect na siya. Guys, sobrang safe sa Laser and Vision Center, Premier Medical Center. Huwag na kayong magtakot magpakonsulta. Guys, sobrang halaga ng paningin ng tao. So kung meron mo kayong mga iniindang nararamdaman sa mata, hindi na magandang pakiramdam sa mata, huwag nyo nang ipagpapasa, walang bahala pa yan o ipagpasaka na lang. Feel free to message us po directly sa aming official page, Laser and Vision Center, Premier Medical Center. So huwag natin patagalin, gagayak lang ako, maliligo, kakain din. Pupunta tayo sa aming clinic. A few inches later. Okay, so nakalabas na ako ng kwarto and magdadrive lang ako saglit. Let's go. Init. Sasakay lang ako ng kotse ko, guys. Kotse na 3 wheels. 1 hour later. Eto na tayo. Grabe yung hangin. Wala man lang patawad sa buhok ko. Tara muna mag-time in. Sana di ako late. Okay. Eto na tayo sa Premier Medical Center. Nakapag-time in na rin ako. Hindi ako late, guys. Never akong na-late sa kahit anong work na pinasukan ko. Kasi ganun talaga akong tao eh. Yung tipong excited pumasok. Yung buo kong isang oras ko inayos, ginulong lang ng hangin sa labas. Ito guys yung entrance door para sa aming mga staff. Sa likod siya ng clinic located, so talagang hindi kami dumadaan sa entrance door ng pasyente. This way. Alam nyo guys, maraming naliligaw sa clinic namin ha. Kasi yung clinic namin, medyo style maze siya. Akala nyo lang mukhang maliit sa harap, pero pagpasok nyo sa loob, medyo maraming pasikot-sikot, kaya nakakaligaw siya talaga. Ito yung aming papunta sa reception, and ito yung aking room. Ayan. Dito nagaganap yung mga x-rays, scans ng mata. Dito sa diagnostic exam room. Pasok tayo guys. Ito yung brand ng aking machine na ginagamit, Heidelberg Engineering. Meron tayong dalawang silya para sa relative ng patient. Pero usually, patients lang talaga yung nakakapasok dito sa loob ng room. Inaalaw lang namin magkaroon ng relative na kasama pag hindi niya kayang mag-isa. Dito po nagaganap yung mga diagnostic exams. Habang hinihintay natin yung mga pasyente mini-schedule ko today, ipapakita ko na lang muna sa inyo kung paano ba nagpo-flow yung clinic. Tara! Okay, so magmumula na lang tayo dito sa pinaka-entrance ng eye center.
mag-a-act muna talaga tayo na parang pasyente. Magda-doorbell muna tayo. Ayan si Sir Jeff. Ayan. So, ang anong... Take 2, natatawa kami pareho. Morning po. Bali, ito si Sir Jeff. Siya ang aming housekeeping and siya rin yung kadalasang bubungad sa inyo sa entrance bago kayo makapasok ng pinto. Sir Jeff, ano ba yung mga usual na ginagawa bago makapasok sa loob? Pinapapilat po sila dito para sa mga pasyente po, na wala pong makapasok ng sintomas sa mukha po ng COVID. Okay. So, ayun, bago kayo makapasok ng entrance, magpipill up muna kayo dito kung talagang di kayo nilagnat, inubusinipon, or na-expose sa isang COVID-infected. Actually, days before naman din, guys, tinatawagan namin kayo kung di kayo nagkaroon ng sintomas bago kayo mabigyan ng schedule ng check-up for this day. Ito, just to be sure lang na talaga nagsasabi ng totoo yung pasyente. After makapill up, papasok na tayo. Ito naman yung visual acuity. Bago kayo... check upin, ito yung unang-unang gagawin sa inyo. Upo kayo dun, then papabasahin kayo dito sa desktop ng mga letters kung hanggang saan ba yung kaya nyong basahin. Yan, merong malaking letra hanggang sa pinakamaliliit kung hanggang kaya, saan yung kaya nyong basahin. Ito naman yung aming reception. Di ba nakita nyo kanina yung papunta sa kanya ng papasok ako? So yan yung harap. And syempre, meron kaming optical. Hindi lang kami puro check up, guys. Meron din kami mga ino-offer na frames para sa mga pasyenteng gustong magpagawa ng salamin. So, ayan yung mga designs niya. So, para mas makapamili pa kayo ng ibang eyeglasses namin and makita nyo yung ibang designs namin, punta na kayo dito sa Laser and Vision Center, Premier Medical Center. Sobrang bilis lang hanapin ang clinic namin dito sa Premier Medical Center kasi pagpunta nyo dito sa building, nandito na agad yung clinic namin sa pinakaharap katabi ng ATM machine ng Lagbang. Sa mga may jowa dyan, sorry, one seat apart muna kayo pag nagpa-check up. Okay, puproceed na tayo sa susunod after ng visual acuity. Eto, kausapin natin si Mama Abby. Maabi, ano ba itong machine natin na ito? Oh, sir, kaya ito yung computerized tonometry. So, para ma-check yung pressure ng mata ng mga pasyente. Paano ba natin ginagamit ito sa pasyente? Ito, so, lapatan naman pasyente yung mata nila. Then, merong gas of air. Then, medyo magugulat lang nila. Then, after nun, malalabas yung monitor yung pressure ng mata nila. Nice. So, ito guys yung tonometer pang check ng pressure ng mata. And top ko naman yung brand niya. Sipag ah, mamay kaya ni ginagawa mo? Disinfect ko yung chinless natin para sa yung mga patient pagka pinatong kayo pagkakas. Nice, tama yan. Di ko pala pa-explain kay mamay kaya yung machine na yun. Yun guys yung refractometer para malaman natin kung meron kayong mga refractive errors. Like for example, because of astigmatism or myopia. Bali, after nyo sa tomometer kanina, dun kayo next na uupo. Tapos, after ng lahat ng yun, maghihintay na lang kayo sa waiting area para tawagin kayo for check-up naman. So, yun. Saan ko pa ba kayo pwedeng dalhin? Tara dito sa records and claims clerk namin. May tatanong tayo sa kanya. Hi, Ma'am Angel. Hi, guys. Hello. I-share mo naman sa vlog, ano ba yung advantage ng merong sariling record section ng isang clinic katulad natin? So, ang naisip kong advantage na may sariling record section yung particularly po yung Laser and Vision Center. Mas mapapabilis ang transaction regarding sa mga records po natin. Unlike po sa ibang department or hospital, yung record section po kasi nila halo-halo. Dito po, para mas maging efficient yung at maging manageable yung time ng mga pasyente, direct po tayong nandito po na maghahanap ng kanilang charts or record po. Nice. Ano naman yung mga claims na pwedeng magamit ng pasyente para maka-less sila sa mga procedures, halimbawa? So, mga claims po na pwede po natin gamitin dito is number one yung privilege po ng mga Pilipino. Po, pag member po kayo. Nice. Pwede natin gamitin po dito. Pangalawa po, yung mga health cards po na accredited po okay. Yung mga doctors natin. Nice. Thank you, Ma'am Angel. Okay. Kevin, patient ka na. Ayun na po.
One eternity later. So si Ma'am Tina, susunod tapos na ako kumain kasi busy bata siya sa pag-interview sa pasyente. Kung hindi kakain. Ay, wait lang pala Ma'am Tina. Ano pala yung mga usual na tinatanong mo sa mga pasyente bago sila mabigyan ng appointment for check-up? Share mo naman sa mga nanonood sa atin. Ayun, tinatanong ko sila kung nagkaroon sila ng symptoms ng COVID-19 tulad ng pagtatae, nagkaroon ng lagnat, ubusipon, nawala ng panlasa, kang amoy o na-expose sa may COVID. Para sa safety ng mga pasyente natin na pumapasok sa Laser Vision Center at sa safety din ng ating mga doktor at mga staff. Ayos, the best ka Ma'am Tin. So kung mapapansin niyo, talagang minimake sure namin lahat dito na safe and disinfected yung clinic para na rin syempre sa kaligtasan ng mga pasyente na papasok dito. Kaya kung ako sa inyo, kung meron kayong nararamdaman sa mata o gusto nyong ipa-check up, huwag na kayong matakot. Pumunta na kayo dito sa Laser and Vision Center, Premier Medical Center. Sobrang bilis lang hanapin. Makikita nyo agad kami sa pinakaharap ng mismong building ng Premier. Later. So ayun guys, ilang minuto na lang 5 PM na. So malapit na mag-uwian. Yun lang naman yung usual na ginagawa ko dito sa work. Nagka-angiogram ako ng mata, fluorescein angiogram, optical coherence, tomography of optic nerve and macula, minsan anterior segment of angle and cornea. Tapos yung visual field examination din naman sa kabilang room yun. May ilang years na rin ako dito sa Laser and Vision Center and sobrang grateful ko na tinanggap nila ako dito. Siguro naman okay yung pagtatrabaho ko kasi hindi naman siguro ako tatagal ng ganitong katagal kung ayaw nila sa akin, di ba? Sa work, sa way ng pag-work ko. So, ayun. And sobrang, ano din kasi, sobrang sarap kasama ng mga kasama dito dahil lahat sobrang makakapalagayin mo agad ng loob and mababait. So, ulit, sa mga natatakot dyan magpa-check up, huwag na kayong matakot guys. Dahil sobrang safe dito sa Laser and Vision Center, kitang-kita nyo naman, dinidisinfect talaga namin lahat bago gamitin yung mga machines. And kahit pagkatapos ng isang pasyente, hindi pa po muna namin papupuntahin o pupupuin sa machine dahil idisinfect muna ulit namin yun bago sila umupo yung panibagong pasyente pagkatapos ng nauna. So tara na guys, Laser and Vision Center, Premier Medical Center. Dito lang kami sa pinakaharap ng building ng